Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ngayon po ay June 2, labanan para sa isang spiritual na isipan. Yan, ito pong makalangit na dako at sa umaga po na ito ay tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. Bagamat tayo ay may mga sidebook evangelism, eh, si Brother Melvin ay may sidebook evangelism ngayon at gayon din po ang inyong lingkod. At tayo ay patuloy na gagawa sa gawain ng Panginoon sa umaga na ito ang ating pag-aaral sa ating key text ngayong umaga sa Romans chapter 8, 6 to 7. So tayo po ay manalangin para po sa ating pagsisimula. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, sa umaga na ito, O Diyos, ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na aming pong maintindihan ang inyong pong mga salita ngayong pong umaga at kayo po ang magbigay sa amin ng karunungan at tulungan niyo po kami dito sa Romans chapter 8. Ang inyong pong mga salita ay matatak sa aming puso't isipan at ito po ang aming susundan sa buong maghapon. Aming pong gagawin ang inyong kalooban at inyo po nawang bigyan ng kalakasan ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa 6-7 ng Romans chapter 8, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. So sinasabi po dito ng banal na kasulatan na ang labanan sa isang espiritual na isipan, sa isipan pa lang nagsisimula ang pagtanggap natin sa Panginoon. Sa isipan nagsisimula ang digmaan. Kaya kung ang kaisipan ay espiritu, ito ay may buhay at kapayapaan. Pero kung ang isipan natin ay salaman, ano daw ang meron? Pagkapuot laban sa Diyos at kasalanan. Yan po mga kapatid. Kaya dapat ang ating isipan ay punuin natin ng mga espiritual na bagay. Sabi po dito sa ating pong devotional sa mga makalangit na dako, ang likas ng isip, ang likas na pag-iisip ay kahilig sa kasiyahan at luho ng sarili. Patakaran ni Satanas na gumawa ng kasaganaang ito. Hinahangad niyang punuin ang isipan ng mga tao ng pagnanais para sa makamundong libangan, upang sana ay wala na silang panahon na tanungin ang kanilang sarili ng tanong na, kamusta na ang aking kaluluwa? Ayan, ano daw po yung pinupuno sa atin ng kaaway? Yung makamundong libangan na nandiyan na sa cellphone ngayon. Ito, nung sinulat itong devotional ito, wala pang cellphone eh. Pero sa panahon na yan, mga kapatid, marami ng libangan ng mundo. Nandiyan ang disco-disco, nandiyan ang party-party, nandiyan ang talagang matindi hanggang magdamag na makamundong bagay ang ginagawa at hindi sa Panginoong Diyos. Ano po ang nakalimutan? Natanong, kamusta na ang aking kaluluwa? Kamusta na ang aking buhay? Kamusta na ang aking spiritual na buhay? Naitanong na po ba natin ito sa ating sarili? O masyado na rin tayong busy sa sanlibutan na ito? Masyado na tayong busy sa kaka-cellphone, sa kakatingin sa social media, sa kakatingin sa ating mga games, sa kakatingin sa kung ano ang pinagkakaabalahan natin at wala na tayong time para sa Panginoong Diyos. Wala na rin tayong time para tanungin, kamusta na ang aking espiritual na buhay? Nakakahawa ang pag-ibig sa kasiyahan. Dahil dito, ang isip ay nagmamadali mula sa isang punto patungo sa isa pa na laging naghahanap ng ilang libangan. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay sinasalungat ang hilig na ito at nagtatayo ng mga hadlang laban sa kasamaan. So ganyan pala ang nangyayari, ano? Kapag ka nahiligan mo ang magkasala o kaya nahiligan mo ang isang bagay na makamundo, mga kapatid, at hindi nag-aakay para sa Panginoon, ang mangyayari dyan, mas uunahin mo yung hilig mo kaysa sa Panginoon. At gagawa ka ng lahat ng paraan para magawa mo ang gusto mo at maiwan mong sundin ang utos ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, nasusuway mo ngayon ang utos ng Panginoong Diyos dahil sa iyong kinahihiligan. At ang nasa isip mo, ay wala yan. Mas gusto kong gawin yung gusto kong gawin dahil ako ito. Hindi pala dapat ganun, mga kapatid, kundi ang isip natin ay kontrolin natin
maging spiritual minded tayo, gagawin natin ito para sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sabi dito, ang kakayahang tamasahin ang mga kayamanan ng kalwalatian ay mabubuo ayon sa sukat ng pagnanais na magkaroon tayo ng mga kayamanang ito. Paano mapapaunlad ang pagpapahalaga sa Diyos at sa mga makalangit na bagay maliban sa buhay na ito? So ito ang napakalagang tanong. Ito ang mahalagang pagbulay-bulayin, mga kapatid. Paano natin pahalagahan? Paano natin mapapaunlad ang ating buhay na makalangit? Paano natin mapapaunlad ang ating spiritual na buhay? Nagsisimula yan sa ating pag-iisip. Maganda rin naman na tayo ay mayroong mga hobbies, di ba? Meron tayong mga hilig gawin, pero yung mga hilig nating gawin ay kailangan under yan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ibig sabihin, ang kumokontrol sa atin ang paglilingkod sa Panginoon. So hindi tayo kinokontrol ng mga hilig nating gawin. Ako po, ang hilig kong gawin ay tumakbo. Ayan. Magpalipad ng ibon at masaya na bumabalik sila sa akin. Pero yun ay under lamang sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi sila yung nagdidikta ng paglilingkod ko sa Panginoon. Hindi yung, ay, hindi muna ako maglilingkod sa Panginoon, hindi muna ako magsisimba sa Panginoon kasi gagawin ko muna ito. Tatakbo muna ako, ito muna ang gagawin ko. Hindi, mga kapatid, kinakailangan yung hilig natin, under yun sa paglilingkod natin sa Panginoon. Number one pa rin ang paglingkuran ang ating Panginoong Diyos. Yan ang dapat nating isaisip. Eh nangyayari ngayon, no? Binalot ni Satanas ang kaisipan natin na kailangan gawin muna natin yung hobby natin, gawin muna natin yung kagustuhan natin kaysa sa kagustuhan ng Diyos, which is mali. Kung ang pag-aangkin at pagmamalasakit ng mundo ay hahayaang ubusin ang lahat ng ating oras at atensyon, ayan na nga, kung mauubos yung oras at atensyon natin, manghihina at mamamatay ang ating espiritual na kapangyarihan dahil sa kakulangan ng ehersisyo. Ayan. Ano yung ehersisyo na ito? Exercise sa spiritual na buhay. So, ibig sabihin, may exercise din sa spiritual na buhay. Kung paano ng ating physical na katawan ay nanghihina kapag walang exercise, ganun din ang ating spiritual na kapangyarihan. Spiritual na buhay ay manghihina kapag kawalang exercise na manalangin at magbasa ng banal na kasulatan. Kung lahat ng atensyon natin, oras, ay naubos na sa makamundong bagay, mga kapatid, manghihina ang ating spiritual na buhay. At mapapalakas nito, mapapalakas yung laman. No? Na ang laman, sabi ng banal na kasulatan, ay lapat sa ating Panginoong Diyos at hindi ito kalooban ng ating tagapagligtas. Sa isang isipang ganap na sumuko sa mga bagay sa lupa, sarado na ang bawat pasukan kung saan maaring dumaloy ang liwanag mula sa langit. Ang nagpapabagong biyaya ng Diyos ay hindi na mararamdaman sa isip o pagkatao. So sabi po dito, mga kapatid, kapag ka pinatigas natin ang ating puso, katulad kay Parao, mga kapatid ko, pagka pinatigas natin ang ating mga puso dahil sa pagkakasala at hindi na natin pinapakinggan ng Panginoon, wala na tayong oras, wala na tayong atensyon para sa Panginoong Diyos, ang mangyayari, magiging katulad tayo ni Farao na iniwan ng Panginoon, na naging matigas na ang kanyang puso at hindi na nakakaintindi ng spiritual na bagay. Ayaw natin na mangyari yun. Kaya kung gusto po natin na tayo ay nakakonekta sa ating Panginoon, no, yung biyaya ng Panginoon, dapat nasa isip natin at nasa pagkatao yung paglilingkod sa Panginoong Diyos. At yung paglilingkod sa Panginoon, pagsamba sa Kanya, lifestyle yan. Hindi yan masasapawan ng ano paman. Nabubuhay tayo sa gitna ng mga panganib sa mga huling araw. Dahil huling araw na ito eh. Kailan nagsimula ang huling araw, mga kapatid? Sa panahon pa ni Jesus. At dapat nating bantayan ang bawat daan kung saan maaari tayong lapitan ni Satanas na dala ang kanyang tukso. Ang isang pagsang-ayon lamang sa katotohanan ay hindi kailanman magliligtas ng isang kaluluwa mula sa kamatayan. So dito po, mga kapatid, no? Dapat buong katotohanan ang ating yakap-yakap, hindi isang katotohanan lang. Dahil si Satanas, dala niya ang lahat ng sangkatutak na pagtutukso, sangkatutak na pagkakasala ay dala niya para tayo ay malinlang. Mapanganib ang ating araw, mga kapatid. Mapanganib ang panahon natin, lalo na ngayon, high-tech na. Kinakailangan natin na manindigan sa Panginoong Diyos. At ang sabi po dito, mga kapatid,
yung word dito, yung keyword na dapat nating tandaan, tayo ay magbantay bawat araw. Bantayan natin ang bawat avenues ng ating pong mga buhay. You know? Ano yung avenues na pwedeng pumunta sa isip natin na mabilis? Mga avenues yan, yung mga mata natin, yung ating tainga, mga kapatid. Huh? At yung pong naglalabas ng ating iniisip, yung ating bibig, mga kapatid ko. Kinakailangan babantayan natin yan, yung mata natin at yung tainga natin. Kamusta yung pinakikinggan natin? Kamusta yung binabasa natin para sa Panginoong Diyos? Dapat bantayan natin ang lahat ng aspeto ng ating pong buhay para hindi tayo manilang ng kaaway o masakop ng kaaway. Ang ating panahon ay nagmamadali. Kinakailangan natin na maging matatag sa ating pong Panginoong Diyos. Dapat tayong maging banal sa pamamagitan ng katotohanan. Ang bawat depekto ng pagkatao ay dapat madaig. O kung hindi, ito ay magtatagumpay sa atin. Ayan. At magiging isang kapangyarihang kumokontrol para sa kasamaan. Hindi dapat tayo makontrol ng ating mga depekto. Yung word, take note the word mga kapatid. Bawat depekto ng ating pagkatao ay kailangan alisin natin. Yung depekto po natin, parang ano yan eh, parang saging. Yung saging, di ba, kahit putulin mo yan, magsasaging ulit. Magsasaging na magsasaging hanggat hindi mo tanggalin yung talagang ugat. Magsasaging at magsasaging yan. Ganun din yung depekto ng ating karakter, depekto ng ating pagkatao. Kapag hindi natin yan inalis sa ating isipan, mga kapatid, tayo ay dadaigin yan hanggang tayo ay makontrol yan at hindi na tayo makawala. Hanggang sa ang ating puso ay maging bato, maging pusong bato. Puso yung kanta na yan dati. Maging pusong bato, mga kapatid, katulad ni Pharaoh, na hindi na nakikinig sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya yung tagay ng tagay, yung shabu ng shabu, yung mga ginagawa ng mga katarantaduhan ng mga tao sa mga sanlibutan natin, yung mga taong lulong na sa droga, talagang hindi na sila makikinig ng salita ng Panginoon. Bakit? Matigas na yung puso eh. Pinatigas na ng Panginoon. Ang ibig sabihin na pinatigas ng Panginoon yung puso, ang ibig sabihin mga kapatid, iiniwan na ng Panginoon. No? Pag iniwan ka na ng Panginoon dahil dinaig ka na, kinontrol ka na ng depekto mong karakter dahil nagpatukso ka kay Satanas, wala na. Dead end na. Oh. Unless na lang ay may taong magmalasakit sa'yo na ikaw akayin. Kaya lang hindi na nakikinig ang mga ganun. Nagpapatuloy na sa gawain masama. At hindi na nakikinig sa salita ng Panginoon at kahit kaninong payo ng mga tao. Yun ang nakakalungkot at nakakatakot sa isang tao, mga kapatid. Magsimula ng walang sandali ng pagkaantala upang alisin ang bawat mapanirang damo mula sa hardin ng puso. Talagang kailangan damuhan natin yung puso natin. Yung mga pangmapansirang damo sa puso natin, alisin natin. At sa pamagitan ng biyaya ni Kristo, ay huwag hayaang umunlad ang mga halaman doon, kundi yaon lamang mga mamumunga patungo sa buhay na walang hanggan. So sa puso natin, para palang lupa. Now, katulad pala noong sinabi ni Jesus Christ na ang binhi ay nahasik sa mabuting lupa. Ito pala yung puso ng mga tao na nahasik sa puso ng mga tao yung salita ng Panginoong Diyos. Ito yung namumunga. Ibig sabihin, ang aalisin natin sa puso natin yung mga dabong panira sa salita ng Panginoong Diyos at mananatili sa puso natin yung salita ng Panginoon na mumunga ng walang hanggan. At sabi dito, pinakalas sa ating pong pag-aaral, linangin ang anuman sa iyong pagkatao na ayon sa karakter ni Kristo. Pahalagahan ang mga bagay na totoo, tapat at makatarungan, dalisay at kaibig-ibig, at isang magandang ulat, kundi iwaksi ang anuman hindi katulad ng ating anumang hindi katulad ng ating manunubos. Alisin ang hindi katulad sa ating manunubos, ang sabi dito. Ano po ang word dito na ating dapat na tandaan? Linangin, dalisayin, iwaksi. Ayan. Linangin, dalisayin, iwaksi. Linangin ang anumang pagkatao na meron tayo. Linangin yung karakter na meron tayo katulad sa Panginoon. Talisayin ang kakaunting pag-ibig sa ating buhay. Iwaksi ang hindi katulad sa ating Panginoong Jesus. So sabi dito sa Hebrews 7.26, bawat kaluluwang nakakaroon ng buhay na walang hanggan ay dapat maging kagaya ni Kristo. Banal, walang kasalanan, ni kapintasan man,
inihawalay sa mga kasalanan. Ito yung dapat nating gawin. Para maging banal at walang kapintasan, mahiwalay sa pagkakasala at mapalapit sa ating Panginoon Diyos. Kaya ang sabi dito sa Romans 8:6-7, dapat nating tandaan sa buong maghapon na ito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Kaya harinawa ating idalangin sa ating Panginoon na ang ating mga kaisipan ay maging spiritual at siya lamang ang ating paglingkuran sa ating pong mga buhay. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat at patuloy nating sambahin ang ating Panginoong Diyos. So ibigay na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin at ang isang awit, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa umaga na ito. Kami inyong ginising na maaga, biligyan ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, at panibagong reminder na naman sa umaga na ito, na tunay na ang labanan para isang spiritual na isipan ay nagaganap sa aming buhay. Ama, alam namin na kayo napakabuti, pinagkaloob sa amin ang aming pangailangan, malusog na pangatawan, hanap buhay na sumusuporta sa amin. At ganun pa man, ito kami na uubos ang aming oras sa mga bagay na hindi mahalaga. At napapalayo kami sa inyo. Patawad po kung kami man ay makasalan. Tulungan niyo po kami na sa aming mga gawain, sa araw-araw, ipalagi namin ngayong kasama. Bigyan niyo kami ng karunungan na nagmumula sa inyo kung paano namin maisasama ang gawain sa aming mga gawain. Hanap buhay at iba pa. Tulungan nyo kami na maalis ang aming mga bisyo na umuubos ng aming oras. Ilayo kami sa ano pa mang kabalahan na ito sapagkat ito ay hindi maghahatid sa amin ng connection po sa inyo. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng pasasalamat sa araw-araw na kami inyong hinihipo, kami inyong pinaalalahanan sapagkat ang inyong pag-ibig ay tunay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ang mga kapatid na gagawa sa maghapon na ito, ang team nila Pastor Nelvin, gayunti ng team ng Gapan sa sidewalk, gayunti ng team nila Sister Ney Parivera sa Tabakaw, ay patuloy na pagpalain ang malusog na pangatawan at malakas na resistensya sa mainit na panahon, at gayunti ng team ng iba pang mga iba't ibang churches dito sa amin nasa kupan na hindi namin napanggit isa-isa. Ngunit alam namin na gumagawa sa ilalim po ng inyong paggabay. Maraming salamat sa willingness na pinagkaloob nyo sa amin. Pag kami ay sumuporta sa gawain, hindi nyo kami papabayaan. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ng mga aming prayer request ng kapatiran. Una-una si Jesse Miel Duque, na kapatid ni Sister Angelina Duque Tablada. Siya po ay nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po siya ng inyong mapagpagaling na kamay. Alam niyo po kung ano status ng kanyang kalusugan sa mga sandaling ito. Bigyan niyo po siya ng mga husay na doktor. At bigyan siya ng sapat na comfort na kayo ay tunay na Diyos na buhay na nagpapagaling ng aming karamdaman at nagpapagaan ng aming saloobin sa mga sandali ng ganitong pagsubok na dumarating sa aming buhay. Ipuhin po siya na inyong mapagpagaling na kamay, ipagkaloob ang kanyang mga pangailangan at higit sa lahat makita at makilala kayo ng lubusan upang sa ganun mawala ang kanyang worry at magpatuloy na kalis sa buhay na may kaligayahan sa kanyang puso. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang pag-review ni Brother Romel, patuloy siyang samahan na siya ay maging mahusay sa kanyang pag-review upang sa ganun siya ay makapasa sa kanyang pag-exam. Ngayon din si Sister Rose Cresencarnado sa kanyang nalapit na interview sa Austrian Embassy. Ngayon din ang mga sidewalk evangelism. Diyan mga team ng Kawayan Bugtong, diyan sa bypass at ngayon din sa amin sa Gapan. At kayo din si Lilia Mancias Osmeña, si Lorna Capietes Cordoba, si Kuya Rizalino Erilla, si Nanay Juning at si Tatay Noel Alpinto,
si Brother Ambet Ramos na asawa ni Sister Isidro sa Leonardo Church ay nasa malubhang karamdaman sa mga panahon na ito. Hipuin po siya na niya magpagaling na kamay. Si Baby Josiah, patuloy na kalusugan at malakas na resistensya ang aming dalangin para sa kanya. Si Rodencia To, Cordoba Tomas, si El Real Lopez, si Divine Rodriguez, kayo din si Vine Ingrid Makinana, si Sister Chlorelyn Abasillas, Sister Ana Roosevelt Tolentino Hermino, kayo din si Brother Gerald Gamboa, at kalusugang espiritual ang namin dalangin para sa kanya. Kayo din ang mga Bible students, at ang mga bagong binyagan na aming sinasama sa panalangin, na patuloy na maging malusog ang kanilang espiritual na pamumuhay, kasama po kayo. Maintenance ng good health sa pamilya ng bawat isa, sa family ni na Medin Piligor Kotao, kasama na sila Hara and Corey, sa family ni Ate Milen, kasama na ang kanyang mga anak, mga apo at mga manugang, family ni Sister Rose Cris Encarnado, family ni Sister Dang de la Cruz, ang family ni Sister Nimpa Rivera sa Bukidnon, kasama na sila Tito Janet Salvado and family, sina Rona, sina LG, si Robert Hunsia family, Acuevas family, Alcusaba family, kasama na sina Ariel at si Chona. Ang family din ni Sister Chara Joy Valencia, kasama niya sa mga trabaho doon sa Saudi, ay samahan po sila sa kanilang pang-araw-araw na pamuhay. Ngayon din si Brother Rudy Masiklat, nagtatrabaho sa malayo sa kanyang pamilya, ay ingatan din po siya sa maghapon na ito. At ang tatay ni Sister Joy Valencia ay patuloy nung maging safe sa araw-araw ng kanyang buhay doon at makalabas na ng sa madaling panahon, makasama niya ang kanyang pamilya. Kasama ulit namin sa panalangin ng mga may prayer requests sa mga sumusunod. Sina Gary Mercado, kagalingan ng aming dalangin para sa kanya. Gayun din si Brid Renato, si Estrella Gragasin, si Claire Andaya, si Judeline Perulino, si Feli Domingo Checo, si Brother Lorenzo Cabiedes, si Sister Lorna at Brother Monty Cabiedes, kaya din Sister Ana Manuel, Kuyang Boy Balbido, Mari Chris Balbido, si Christopher Omali Codere, si Ate G. Dino Reyes, si Sister Estrella Gragasin. Kalakasan din at dalangin namin kina Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Conception, Gregorio Santin, kay Kuya Jerry Bourbon at kay Ma'am Sheila Casamorin. Kaya din si Sister Erica Elisantos Rivera, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso. Kasama na rin ang parents ni Pastor Nelvin at ni Mang Karim, si Heidi De Leon, si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jin Jin, si Sister Percy, si Sister Risa Enrique, si Sister Aimee Quilantang, si Ate Grace Amano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, si Marilita, si Pichi, si Renato Santos, ang pamilya ni Romnick, Olivia, Veronica, at Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris C, Sister Nena, Ati Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, Brother Arturo Duque, at Sister Erlinda Duque. O dakilang Diyos, kayo po na kaalam ng status ng pamumuhay ng health kalusugan ng bawat isa namin na sinama sa panalangin. Ngayon din ang din namin nabanggit ay kayo po ang nakakaalam na kanilang kalusugan sa ngayon. Dalangin namin ay pagkaloob na niyo po sa amin ang aming kahilingan ayon sa inyong kalooban at the best para sa amin. Dalangin namin na kayo ay marunong na Diyos, alam na kung anong pinakatabi sa bawat isa. Ito ay pagkaloob niyo po sa amin, at salamat sa walang sawa niyo pagdinig sa aming mga panalangin. Salamat sa pag-asa na kami magtatagumpay sa labanan para sa isang spiritual na isipan sa buong maghapon na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.